Yon mga dre, kapusta? Bali, linggo na ngayon ng hapon. Mag-aalas 7 na ng gabi. 6:42 na ng gabi. Bali, second shift na natin to. Parang tinatamad na ako. Pagod na rin ako kasi isang linggo na naman tayo nag-part-time. So ito, bali, tanong ko lang, naniniwala ba kayo sa kasabihan na the early bird catches the worm? Ako, oo, kasi kaninang maga, maganda yung nangyari. So, na actually, pag-gising ko, since tinatamad akong bumangon, so, nasa higaan lang kami, na-miss ko yung shift ko. So pagtingin ko sa cellphone ko, ayun, wala na, tinanggal na yung shift ko. Buti na lang busy. Ayun, binuksan ko yung app ko, ayun, still pakuya-kuya ko, hintay-hintay ng order. Hanggang sa may pumasok na order, $26 siya, isang item lang. So magdi-deliver, bibili lang tayo ng gatas ng bata. So ayun, so bali-dali-dali naman akong nag-gumising, nag-hilamos, nag-BS, at nagpaalam kay Esme. Tapos yun, dire-diretso, tignan nyo kung magkano kinita natin sa loob ng 2 oras. Here we go again on Reels to Superstore, Canadian Superstore. Sabado ngayon, as you could see, nag-umpisa ako alas 9. Mag-aalas 10 lang. Meron na naman tayong order, $25.50. So in less than 1 hour again, almost naka $50 na naman tayo. I don't know, puro baby food tong kinukuha natin eh. Mukhang meron something na shady dito kasi nung nakaraan, meron sa aming problema tungkol sa baby food, di ba? Ewan ko ngayon. Kita niyo mga dre, bali alas 9 tayo umalis. Nag-umpisa kanina, nag-aalas 10 lang ngayon. Meron naman tayong bagong order, $25.50. Pero kanina nakita niyo yung ganito rin, dito rin sa store na to, $30.25 ang binayad sa atin. So ngayon, punta na naman tayo. Yan, ito yung isang viewer ko na English speaking. English speaking naman to. Parehas kami na didiliberan. Ito na naman siya, kita na naman kami. So, ato, same thing. Let's see, gausap kami nito. Gausap kami ng viewer ko. Ayaw nyo magpakita sa... Ayun yung magpakita sa camera. Ewan ko bakit. So anyway, ito. Bali, pick upin na uli natin ito. And pag A plus naman ito. Dalawa. Scan item lang natin ito. Yun, tapos na. Check out, 2 minutes. Kita nyo. Ayun yan, ganun nakabilis. Ito, babayaran natin ito. Tingin ko ang ginagawa ng mga ito. Hindi ko lang ma-i-vlog kasi mukhang medyo illegal. Hindi ko lang alam din. Inaano na to, sinship nila to sa Canada sa tingin ko. Online reseller sila kumbaga. Nagre-resell sila sa ibang bansa. So ito, pagkano to, mahal to sa atin, di ba? Tungkol dito. So yun, bayaran na muna natin to. Kanina lang kasi magkasama kami dito. Nakita na kami dito. Isang tao lang dinideliver namin. Bari parang online store talaga siya. So yun. Bayad muna tayo. Sana makarami tayo ngayon. Para mabawi natin yung ano natin nung Friday. Maaga tayo mo. Tsaka kahapon medyo napagod kasi ako. Ayun. $52 siya, pero may isa niya. Magkano yun sa atin? Almost. Ano yan? $2,000? 2,000 pesos pala. Sige, order lang kayo ng order. Deliver lang ako, deliver. Yan, yan lang. Bati di-deliver lang natin sa customer. Ayan, isang piraso. Hindi nakakubuha ng ano. Saan sir nakakubuha ng tester? Sa taas. Oh, baka sa taas. Anyways. Yun, Dre, kita nyo naman $59.75 na tayo.
wala pang isang oras kasi past 9 na tayo lumabas ng bahay. Naka $59 na tayo. So, mukhang maganda-ganda to. So, balik tayo doon. Busy pa rin doon sa store na yun, no? Kita nyo. Time check, mga dre, 10:31. Alas 9 tayo lumabas. Meron na naman tayong order na $25.50. Mukha talagang malakas tong Real Canadian Store ngayon. So, yun. Punta mo tayo sa loob ulit. Few moments later. So, yung $25 na order natin kanina, naging $31. May hidden tip siyang $10. So, ito. Bali, natapos tayo ng alas 11. So, almost $91.25 ang kinita natin sa tatlong delivery. Bali, yung active time natin, 1.5 hours lang. Yun lang trinabaho natin. Pero inyo, almost naka $100 na tayo. Doob lang ng isa't kalating oras, hindi na masama, di ba? So, magandang part-time to. So, sa mga gustong mag-part-time dyan dito sa Canada or sa mga papunta sa Canada, ito magandang part-time. Until next time, keep watching and please don't forget to like and subscribe. Salamat!